yung nangyari doon. So yan, Reuters, kaibigan din natin yan. Tapos spell BBC. Reuters. Hello mga Karki, kamusta kayo? Ayan, kamusta? Ako. Mukhang nasa kwarto ka ngayon, Renzi, ah. Ibang kwarto naman. Ibang kwarto. Ibang kwarto kasi may gumagamit ng usual kwarto ko. Ah, okay. So, welcome sa isa na namang video sa ating mga Karki na nanonood. And for today, ano bang pag-uusapan natin, Renzi? Oh, pag-uusapan natin is saan ba magandang kumuha no ng mga balita about finance and wealth management, economy, and no? Economics, the economy. Oo. Ayan. Ako kasi ang source ko yung TV sa likod mo eh, wala ngayon. Sorry. Oo. Oo, no? Nga, no? Real time. Real time 'yon. Yeah. So, of course kasi kailangan pag nag-manage tayo ng pera natin and also lalo na pag nag-i-invest, aware din tayo sa mga nangyayari sa paligid natin, sa bansa natin, at saka sa buong mundo, lalo na kung nag-i-invest tayo sa mga global na mga funds. And ang tanong nga ngayon, and madalas din itong i-inquire sa atin kapag nagla-livestream tayo is, saan ba tayo pwedeng kumuha ng information about what's happening in the economy, what's happening sa mga iba't ibang klaseng investments kasi lalo na ngayon sa social markets, media. Mga markets. Din, mga iba't ibang markets, di ba? Yeah. Lalo na ngayon, no? Ang daming fake news, ang daming mga hype. Hindi mo alam kung sinong papaniwalaan. So, we will share with them yung mga reliable sources of information when it comes to the economy and the markets and yung mga investing and wealth strategies. Okay, so ikaw muna, Renzi, saan ka ba kumukuha ng balita mo? Ako, every morning, ang gulo ng buhok ko. Every morning, okay mga ka-Arky, habang nagkakape, open ako agad ng, eto, Bloomberg. Ayan, meron ako sa iPad. Meron akong Bloomberg app sa iPad. Meron din ako sa cellphone kasi sa Bloomberg, ang maganda kay Bloomberg, although may subscription lang siya, no? Pero yung mga magaganda na mga economic news, ayan, makikita mo na dyan kay Bloomberg. Ayan. At ang gusto ko rin kay Bloomberg, no? Okay, mga ka-Arky, is yung mga indices, yung mga iba't ibang stock market, no? Makikita mo rin sa kanila. So, kumbaga, habang nagkakape ka ng umaga, nakikita ko agad kung anong while I was sleeping, nakikita ko agad kung ano nangyari in a snapshot, kung ano nangyari sa US, sa Europe. Ayan, makikita mo diyan. Pakita ko lang sana makikita. Ayan, no? Pakikita mo lahat 'yan. US, Europe, pababayan. Okay? So makikita mo, no, Latin America. So at least before the day starts, medyo alam mo na kung saan ang ihip ng hangin. Kasi pag nakita ko na pula lahat, lalo na sa US, ganyan, ako parang baka mamaya, I'm sure maapektuhan yung local stock market natin. Malamang maapektuhan. No? So yun, tapos bukod pa dun, sa Bloomberg, meron pa silang mga markets na commodities market. So makikita ko din kung umakyat o bumaba yung mga crude oil. So it affects inflation, tataas ba yung presyo ng crudo. Currencies din, nandiyan din. So, yung mga exchange rate, makikita mo din dyan. So, kumbaga, at least at the end of the day, habang nagkakape, hindi ka nakikichismis sa mga bagong, mga trending at saka viral na mga... Oo, hindi yon. Yun ang tinitingnan natin. Yan, Bloomberg, best friend ko yan pag umaga. So, apart sa Bloomberg app. Tama, no? Bloomberg app, yes, ang gamit mo. Bukod pa doon, Reuters, yung mga trusted sources natin. So may Reuters app ba or website? Meron. Oo, meron Reuters app. Meron ding Reuters app. So gusto ko iPad para malaki eh. So yun, meron akong Reuters app. Meron ang maganda rin kasi sa Reuters, mga ka-Arky, bukod sa mga major news, meron siyang tab about markets. So kumbaga, if I wanna dive down dun sa mga nangyayari about global markets or regional markets, yun, makikita ko agad yung nangyayari dun. So yan, Reuters, kaibigan din natin yan. Tapos, spell BBC. Reuters.
Baka mamaya mali yung spelling nila, ibang Reuters ang pupunta nila. R-E-U, yan, pakihanap. R-E-U-T-E-R-S, yan, maganda okay. Yan, Reuters. Tapos yung BBC, yan, BBC app, meron din ako sa iPad. Yun, maganda rin yung BBC kasi kumbaga yung mga current events naman. Yan ang, ano ibig sabihin ng BBC? British Broadcasting Company. Oh. Okay. So, kakamali. Ibig sabihin ng BBC. Okay. So, ito mga nababanggit mo, mga may apps itong mga to, no? Yes, yes. May apps. Tapos, lastly lang, no, might I share, meron din akong app. Ang tawag doon is Flipboard. Okay, ito. Yes. Maganda kasi kay Flipboard, ano siya, pag binabasa mo siya, para ka nagbabasa ng libro, parang pag ganun-ganun lang. Magazine yung layout niya. Oo, magazine layout. Kasi minsan nakakaano din yung pag-scroll down. So, yun. So, I have different, ano, may mga fina-follow din ako sa Flipboard. So, ang maganda sa kanya, para siyang news aggregator. News aggregator din na from different sources, at least, ando doon na lahat. So, yun, ganun na lang ako. Nakikita ko yung mga iba't ibang news din na dagdag sa mga nabanggit natin. Pag local economic news, meron ka bang specific na sources na chinicheck? Ano yung nangyayari sa PCSI? Local sa news, Google News lang, ganun, Google News. Pero kung gusto kong i-check yung level ng stock market, yun, sa PSE, pumupunta ako sa PSE website para makita ko din kung ano yung color ng market. Meaning, kasi di ba may mga sub-indices ng stock market, no? May mining, property. So, kumbaga para makita mo kung anong mga subsector yung up or yung down, para yun, yung color of market, yun. Pinupuntahan ko doon. Para naman makita yung bond market, ang pinupuntahan ko dyan, si Asian Bonds Online. Oh, yan. Okay. Si Asian Bonds Online kasi pinapakita niya yung yield curve, no? Meaning, pinapakita niya yung binibigay na parang more or less, parang ano ba, yung mabibigay na return sa'yo ng mga existing bonds, okay, yung yields niya. So, makikita mo kung umaakit ba o bumababa yung bond market, yon. Puntahan nyo rin yon, Asian Bonds Online, mga ka-RQ. Alright. Ako, personally, pag local news, ang titinan ko yung ANC 24/7 na YouTube channel. So, may mga market updates sila doon. And also, syempre, they talk about yung mga situation, mga local situation. Uh-huh. Pagdating sa mga fiscal policies na nilalabas ng Bangko Sentral, etc. Yung sarili nilang mga broker accounts, kunwari, kung meron ko stock broker and mutual fund, madalas naman yan nagpapadala ng weekly or monthly. Market update, di ba? Merong newsletters yung mga yan. So, huwag nilang i-uncheck yung option na don't send me a newsletter. Actually, very helpful yon. Na i-check nila and subscribe to the newsletter of your stockbroker or mutual fund company. Kasi yung market updates sa pinapadala nila, that gives you an idea ano ba yung nagiging strategy nila pagdating sa markets, ano ba yung mga sectors na pinapanood nila, tinitingnan nila, minomonitor nila. Uh-oh. And nung nagsisimula ako, of course, hindi ko maintindihan lahat ng sinasabi nila. Nosebleed pa kasi minsan technical. No? Pero you just have to be patient. Kung kailangan nating i-Google yung mga meaning ng mga terms na sinasabi nila, i-Google GMG? Natin. GMG? Google mo guwapo. And for sure, after a few months, mapapansin mo, aba, bakit naintindihan ko yung buong market report, no? So, ibig sabihin, nagle-level up ka na, nag-i-increase na yung financial education mo. So, tiyagain nila, basahin. Yung iba kasi, nadi-discourage eh. Naku, nosebleed, ayoko na basahin to. Tiyagain nyo lang, no? Yeah. Tapos, kung meron silang hindi maintindihan na term, i-Google nila or itanong nila sa atin every time na live stream tayo, pa-explain nila yung mga news headlines. We can probably also help them with that. But ang importante ay we keep ourselves updated kasi kapag naka-rely lang tayo sa chismis, alam mo yon, na nababasa natin,
nababasa sa Facebook or sa social media, hindi natin alam kung saan galing eh. Hindi natin alam, baka mamaya nag-hype lang yung isang taong yan. Or minsan baka mamaya galing sa isang fake news or unreliable website yung pinabalita nila. So it's very important to verify an information from several sources. So I guess yun yung ano natin, yun yung isa sa mga gusto nating i-emphasize, no? Ako I actually follow yung mga official government accounts, no? Yung Banko Sentral, yung Bureau of Treasury. Lalo na sa I would say sa Facebook, meron silang official website, official Facebook account. And surprisingly, ano no, regular yung update sila kung ano yung nangyayari sa market. Ano nangyayari sa bond market, in government bond market in particular. So, interest rate, ganyan. Yes, the interest rates, etc. So, kahit na hindi na, again, kahit hindi natin sila fully naiintindihan, usually sa umpisa lang yan, the more practice that lang. the more that we consume this information, the more that we will start to understand them. Okay. Yun. Yes. May mga additional ka pa bang ano? Nagbabasa ka pa ba ng paper na dyaryo, Renzi? Hindi na eh. Kasi syempre, di ba, pandemic, di ba, COVID. So, ayun. Digital. Pero tayo, hindi na rin na nagbabasa ng dyaryo. As in, yung paper na dyaryo. Saka pag local news kasi na newspaper, parang yun at yun na rin eh, di ba? You know, parang a bit lang, a sprinkling lang. For at saka pag nabukas ka naman ng social media, no? Sus ko, updated ka na sa din local happenings, yun na yun. Yes, okay. So, I guess that's everything that we wanted to share. I hope ay nagustuhan ninyo yung ating video at may natutunan kayong bago. If so, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And remember to subscribe sa ating channel. And also, click the notification bell para ma-update kayo kapag meron tayong bagong video sa ating channel. Alright, so any parting words, Renzi? Yun lang, ingat lang tayo. And of course, no, stay informed. And sabi nga nila, because knowing is half the battle. Wow, G.I. Joe, tama ba? Tama hindi. Okay. So, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating video. Okay, bye-bye.